Hi everyone! Welcome back sa isa na namang tutorial video. Ngayong araw na to ay tuturo ko sa inyo kung paano kumuha ng PSA copy ng marriage certificate gamit ang inyong cellphone. Open natin yung ating browser. Search natin yung PSA Servilis. Dito tayo sa psaservilis.com.ph. Open natin. So dito, basahin nyo lang po yan for your info. And then scroll down tayo, tapos click nyo yung got it. Okay, so nandito na tayo sa homepage. Pili lang po kayo dyan kung ano yung kukuhanin nyo. So sa akin po ay marriage certificate. Dito sa Terms and Conditions and Data Privacy Notice, tick the small boxes lang po sa I agree. Then click Next. Okay, so dito naman po sa mga katanungan na yan, i-check nyo lang po yung yes or no kung ano po yung nararapat na sagot sa inyo. At click nyo po yung Next. Okay, so nandito na tayo sa request details. Sagutin nyo lang po yung mga personal questions dyan. Certificate type, kung ano po yung kinuha nyo, type of request, kung ilang copies, tsaka yung mga info, yung inyong mga personal info. So, kumpletuhin nyo lang po at make sure na tama lahat ng information at yung spelling. After yung sagutan lahat, ay click nyo lang yung next dun sa pinakaibaba. Okay, so dito naman sa requester's details, ilagay nyo lang yung inyong information dyan. Siyempre, ako po yung kukuha, so information ko ang ilalagay dyan. Kung halimbawa namang nagpakuha kayo sa kapatid nyo, information nyo pa rin ang ilalagay nyo dyan dahil kayo ang nagre-request. Make sure na tama po lahat ng information at saka yung spelling. Okay, double check nyo po lahat ng info at pagkatapos ay click nyo yung next dun sa pinakaibaba. Okay, dito makikita nyo yung please confirm if the following details are correct. So, ito po yung magiging delivery details nyo. So, check nyo po yung inyong pangalan kung tama yung spelling, ang inyong address, ang inyong mobile number, and email address yung nilagay nyo po dun. At makikita nyo dyan yung delivery schedule, anong oras, 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday, except holidays. Okay, tapos scroll down nyo lang po, basahin nyo po yung ibang information dyan at i-click nyo po yung confirm kung okay na. Ito na yung summary ng inyong form, yung sinagutan nyo kanina. So, nandyan na lahat ng information na nilagay nyo. At pati yung certificate fee, 330 pesos. Kasama na po doon yung delivery charge. Kung meron po kayong gustong i-edit sa inyong info, click nyo lang yung pen icon, yung kulay blue, at kung okay na po naman, ay click nyo lang yung next. Okay, so dito sa acknowledgement ay makikita nyo na nakapag-request na kayo ng certificate. Makaka-receive din po kayo ng acknowledgement email. At nandyan yung mga information ng inyong address, contact details, delivery details, at saka yung certificate fee. Okay, pag ready na po kayong magbayad, click nyo lang po yung sa may ibaba, proceed to payment. Okay, nandito na tayo sa payment. Nandito yung mga payment channels na kung saan pwede kayong magbayad. Ako po ay nagbayad sa GCash dahil yun po ang pinakamadali at pinakamabilis na payment method. Nasa inyo pa rin po yan kung ano yung payment channel na gusto ninyo. Okay, papakita ko na rin po sa inyo kung paano ako nagbayad sa GCash. Okay, so nakikita nyo po yung Visa, nandyan po yung GCash. I-click nyo lang po dyan yung Pay Now. Mapupunta kayo dito, i-click nyo lang po yung Pay by Others, yung GCash. Doon sa may pinakaibaba.
Ay dito, mag-login lang po kayo. Lagay nyo yung inyong GCash number. At pag nailagay nyo, click nyo yung next. Ay dito, makaka-receive kayo ng authentication code message. At yan po yung ilalagay nyo dyan. Then, click next. Okay, ito na yung final login. I-enter nyo lang yung inyong 4-digit MPIN. Pagka-login nyo, makikita nyo itong confirmation ng inyong babayaran. The total amount is 330, so make sure meron pong laman ng inyong GCash. Wala naman po silang binawas na charge nung nagbayad ako. Pag okay na po, click nyo na yung pay 330 pesos. Eh, meron pa ulit isang confirmation, tapos click nyo lang yung proceed. Okay, yan po, nakita nyo na your payment is completed. Okay, click nyo lang po yung continue doon sa pinakababa. Okay, so yan, makaka-receive kayo ng payment acknowledgement. So, ibig sabihin, okay na yung inyong certificate, bayad na at ready to process. Makaka-receive din po kayo ng email regarding dyan sa inyong payment acknowledgement. At doon sa inyong GCash, makaka-receive din kayo ng SMS na nakapagbayad na kayo ng 330 pesos. Ito po yung payment acknowledgement na na-receive ko sa aking email. Galing sa PSA Servilis. So immediately po naka-receive agad ako ng email as soon as pumasok yung bayad ko sa kanila. Ganyan lang naman po kadali kumuha ng certificate sa PSA Servilis at napakadali din naman pong magbayad. So hanggang dito na lang po ang aking video. Sana nakatulong ito sa inyo kahit papaano. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang like button para sa marami pang tutorial video. Maraming salamat!